as an angel of light. Yun. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Minsan si Satan pwede rin gumawa ng mabuti. Pero ang dulo ay kapahamakan. Yan si Satan. And no wonder for Satan himself masquerades as an angel of light. Pero sa dulo niyan, kapahamakan. Ang mga binibigay ni Satan, coated candy. Ano ibig sabihin ng coated candy? Yung candy na sa labas matamis. Pero pag inubos mo yung candy, mapait na. Alam mo ba na ang kasalanan matamis at masarap? Pero ang dulo niya na ay kapahamakan. Masarap ang ala. Masarap ang kasalanan. Masarap ang sugal. Masarap ang pagkura. Masarap gumawa ng kahalayan. Masarap ang mga bisyo talaga. Napakasarap. Pero ang dulo niyan ay kapahamakan. Laging merong sarap na inihahandog ang kasalanan. Nakikinig pa ho ka tayo. Pero ang dulo niyan ay kapahamakan. Amen po ba? Amen. So mga minamahal, number three tayo. Number three, it's either heaven or hell. Dalawa lang ang pupuntahan ng tao pag namatay. It's either heaven or hell. Pakisabi, heaven or hell. Letter A, ang heaven ay tinatawag din paradise. Abraham's side or Abraham's bosom. Yung side at bosom, lagyan mo nga ng islas, islan. Heaven na tinatawag din paradise or Abraham's side or bosom. Yan. Luke 23, 39 to 43. Yan. Tinan natin, ha? Malapit na ho tayong magwakas. One of the criminals who hunger heard insults at him, "Aren't you the Christ? Save yourself and us." But the other criminal rebuked him, "Don't you fear God?" He said, "Since you are under the same sentence, we are punished justly, for we are getting what our deeds deserves. But this man has done nothing wrong." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." Jesus answered him, "I tell you the truth. Today, you will be with me in paradise." Pag sinabi mong Abraham's side or Abraham's bosom or paradise, ang ibig sabihin nun ay langit. Pag sinabi mong paradise, perfect in beauty. Wala ka nang hahanapin pa. At sa mundong ibabaw na ito, walang perfect in beauty, tanging ang langit lamang. Amen po ba? Amen. Oh, nakahaba ninyo? Dalawang kriminal. Sabi ng kriminal na isa, kung ikaw ang Kristo, iligtas mo sarili mo, iligtas mo rin kami. Sabi ng isang kriminal, huwag kang ganyan, wala siyang kasalanan. Tayo ay karapat-dapat na maparusahan. Both of us, a sin. But this man is not a sinner. No? Anong sabi niya kay Jesus? Alalahanin mo po ako kapag nagahari ka na. At anong sabi niya? Ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Pakisabi ngayon din. Hindi bukas ngayon din. Kaya pag namatay ka ngayon, it's either heaven or hell. Yan. Kunyari, binangungot ka ngayong gabing ito, it's either heaven or hell. Nakikinig pa ho ba tayo? Sa palakpakan natin sa glit si Lord. Yan. Let there be hell. Ang hell ay tinatawag ding place of torment. Ang hell ay tinatawag ding place of torment. Tinatawag ding Hades, Gehenna, or Lake of Fire. Ang hell ay tinatawag ding place of torment, walang end. Torment, Hades, Gehenna, or Lake of Fire. Tanggalin mo yung end po. Ayan. Nakikinig mo ho ba tayo? Hell
torment, Hades, Gehenna, or lake of fire. Hades. Ang Hades, ito, pakikuha ng anong-ano, pakikuha nga ng whiteboard. Ayan. Whiteboard. JC, takbo ka na. Matatangkat na malalaki ang katawan. Ayan, takbo ka agad dyan. Okay? Okay ha? Ito ha, yung iba ay pwedeng tumayo. Ayan. Ayan. Hades or Hades. Okay, makinig ang lahat. Yan yung mga versikulong yan. Noong Old Testament, makisabi ng Old Testament, during Old Testament time, lahat ng patay ay pumupunta sa Hades. Nakuha natin. Noong Old Testament time, saan napupunta ang mga matutuwid ng Old Testament time? Dito napupunta sa tinatawag na Abraham's bosom. Nakuha natin. Yeah. Na tinatawag din siya paradise. Saan napupunta yung mga righteous ng Old Testament? Pumupunta ba ng langit? Hindi. Saan pumupunta ng Old Testament? Sa Hades? Sa Abraham's bosom. Ito yung mga righteous. Yan, righteous. Kikinig pa ho ba tayo? Yung mga masasama, saan napupunta? Yung mga wicked, saan napupunta? Dito po sa tinatawag na place of torment. Yan. Napakaliwanag ho nito. Kailangan ho natin itong maunawaan. Ako, dapat pala ginandahan ko sulat. Ano? Ayusin mo na lang ha, pag pinos mo na ha. Ayusin mo na lang. Nakuha natin. During Old Testament time, pwede ho kayong lumapit at pwede kayong tumayo para makita ninyo. During Old Testament time, lahat ng matutuwid ay pumupunta, hindi sa langit ha, Old Testament, pumupunta sa Abraham's bosom o pumupunta sa paradise. Yung mga wicked, yung mga masasama, ay pumupunta sa place of torment. Nakikinig po ba tayo? No? Na tinatawag din yang hell o impyerno. Paliwanag po ba? Para maunawa, medyo malalim ito ng konti, kaya gumamit ako ng whiteboard. Nakakapunin nyo. Old Testament time. During Old Testament time yan, ha? Old Testament. Old Testament. Okay? Nakuha ninyo. Ngayon, nung si Kristo, Luke 23:43, di ba? Sabi ni Kristo, ngayon din, ipagsasama kita sa paraiso. Kasi, nung oras na iyon, no, si Kristo ay dumaan pa muna ng paraiso. Medyo malalim na ito. This is a teaching. I-type mo nga yung Ephesians 4:8-10. Ephesians. Punta yung mga masasama ng Old Testament sa place of torment na tinatawag din hell. Saan pumupunta ang mga matutuwid ng Old Testament? Sa Abraham's bosom. Ano ang tawag sa Abraham's bosom at sa place of torment? Anong tawag dyan? Hades. Ngayon si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Nakikinig pa ho ba tayo? Bumaba si Kristo dito sa Abraham's bosom. Nakikinig pa ho ba tayo? At mula dito sa Abraham's bosom, lahat ng righteous sa Abraham's bosom ay kinuha niya. Pakisabi kinuha. Kinuha. Kinuha niya at dinala na niya patungo na langit. Nakikinig pa ho ba tayo? It means, noong Old Testament, wala pang tao sa langit na mga tao. Pumasok lang ang tao sa langit noong si Kristo ay nagbago na mula sa mga patay. Nakikinig pa ho ba tayo? Guess mo? Ano yung mga katabi mo? Guess mo ba?
Noong Old Testament, saan napupunta ang mga patay na matuwid? Sa Abraham's bosom, hindi sa langit. Pero nung si Kristo ay namatay na, ayan o, this is why it says, when He ascended on high, He led captives in His train and gave gifts to men. What does He ascended mean except that He also descended to the lower earthly regions? He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. Yan siya. Descended to the lower earthly regions. Siya pumunta ng oras na iyon, hindi siya umakyat ng langit, dito muna siya nagpunta. Kaya nga, napakahalaga nito na maunawaan ninyo, gumamit ako ng whiteboard. Lahat ng mga Old Testament saints ay nandito. Bumaba si Kristo, kinuha niyang lahat yan. Pumasok po ng langit at ako'y walang pampura rito. Nung kinuha na ni Kristo ang mga righteous, kinuha na ni Kristo ang mga righteous, nakikinig pa ba kayo? Okay. Ang hadis ngayon, ano na lang ang laman? Isa na lang, place of torment. Kaya ang hadis ng Old Testament na may dalawang laman, sa New Testament, ang hadis ay isa na lang ang laman. Nakikinig ba kayo? Okay. Ang hadis ay Greek word yan. Greek word. Pahalin nyo, Greek word. Ano ang Hebrew word ng hadis? Ano ang Hebrew word ng hadis? Sheol. Kaya pag nagbabasa ka ng English version, nakikita mo yan, Sheol. Nakikinig pa ho ba kayo? Sheol. Hebrew word yan. Bakit Hebrew word? Kasi ng Old Testament, ang language ay Hebrew. Ito ang language ng mga Israelita. Dialect nila yan. Noong New Testament, ito ang international language. Ngayon, ano ang international language ngayon? English. Noong panahon ni Jesus, ang international language ay Hebrew word or Greek word. At ang Old Testament at ang New Testament Bibles ay sinulat sa Hebrew, ang Old Testament, Greek ang New Testament, merong konting halong Aramaic. Ano yung Aramaic? Abba. It means Father. Eli-Eli lama sa Baktani, that is Aramaic word. Rabbi, Aramaic word yan. Nakikinig po ba tayo? Ngayon, ang Old Testament ngayon, o I mean ang Hadis ngayon, ay wala na yung wala na ngayon yung mga righteous, wala na ngayon yung Abraham's bosom. Ano na ngayon ang laman ng Hades? Place of torment na tinatawag ding hell. Naliwanag po ba? Naliwanag po? Ang, pag sinabi mong Hades, it means sa New Testament, place of torment na yan at hell. Okay. Pasora po ramo. Yan. Maraming mo lahat. Yan. Yan, okay? Palakpakan natin saglit si Lord. Ganda, no? Yan. Sabihin mo sa katabi mo, natututo ako. Yan. Ngayon, punta tayo sa letter D. Sa letter D tayo. Punta tayo. Of the wicked. From Hades to Gehenna, or tinatawag na Lake of Fire, which is also called the second death. Okay. Nakikinig pa ho ba tayo? No? Dito tayo. Dito na lang tayo. Dito lang kayo tumingin. Dito. Ngayong New Testament, ano ang... Itong Hades na tinatawag ding Hell, ano ang laman nito? Ngayon, ngayong New Testament? Place of torment. Yan, nakikinig ba tayo, no? Place of torment. Tabangan natin. Yan, eto. Medyo, dito na tayo ha. Medyo, mamaya, papakopya ko na lang sa inyo yung versikulong yan. Eto. May tinatawag pa rin po na Gehenna.
din siyang Lake of Fire. Nakikita ninyo? Yung Hades ay tinatawag na place of torment dahil ng pagdurusa na tinatawag ding impyerno. Nakuha ninyo? Okay? Nasaan ngayon lahat ng masasama? Nandito. Itong Gehenna o Lake of Fire, meron ba itong laman-laman? Wala pa. Para maunawaan ninyo ako, sa isang taong nagkasala, hindi siya pupunta sa Muntinlupa kaagad. Siya ay pumupunta saan? Municipal jail or city jail. Naunawaan ninyo? Tama pa ba yun? Okay. Bago siya pumunta ng Muntinlupa, national kulungan, siya muna ay nasa municipal jail or city jail. Ngayon, pag siya ay pag napatunayan talaga na siya nagkasala, natatakbo siya ng Muntinlupa. Okay. Ang Gehenna o Lake of Fire sa ngayon ay wala pang laman. Ang impyernong may laman ngayon, itong Hades o Hell o Place of Torment na tinatawag. Okay? Naunawaan ninyo ako? Yes ba ninyo? Nasaan ngayon lahat na matutuwid? Nasaan ngayon lahat? Ngayong New Testament at sa panahon natin ngayon, nasaan ngayon? Nasa langit na. Nasaan ngayon ang mga masasama? Nasa Hades, nasa Hell, nasa Place of Torment. Hell ba ang tawag yan? Opo, Hell yan. Alam mo ba na meron pang isang Hell? Na ngayon yung mga demonyong ilang demonyong masasama nasa Hell ngayon, kulungan yon. Pero hindi pa talaga yun yung final na Hell. Nakuha ninyo? Kumbaga sa itong Hades Hell, Place of Torment, parang ito pa lang yung tinatawag nating city jail or municipal jail. Yung Muntinlupa, wala pang laman. Kailan mangyayari na magkakaroon ng laman ng Gehenna o Lake of Fire? Eto. Tingin kayong lahat sa akin. Sa pahayag 20, versikulo 11 hanggang 14. Lahat ng tao, bata o matanda, lalaki o babae, kasama na ang bakla at tomboy, kasama na rin yung mga nagpapalit ng kanilang gender, mayaman o mahirap, lahat ng tao haharap sa isang luklukan. At merong nakaupo roon, puting luklukan, white throne. Kung tawagin ay Great White Throne Judgment. Pakisabi, Great White Throne Judgment. White throne. Puting luklukan. Nakaupo roon ang isang lalaki sa puting luklukan, wala iba kundi ang Diyos. Nasa harapan niya ang lahat ng tao. Saan sila galing? Galing sila rito. Galing sila rito ang lahat. At humarap sila sa luklukan. Walang tagalangit. Nililiwanag ko, walang tagalangit na humarap. Sa Revelations 20, 11-14. At ang bawat siyang nakaupo roon ay nagsasalita at nagbubulong-bulungan. Panginoon, hindi kami dapat na nasa Hades. Kami naman ay nagro-rosary. Kami naman ay may mga repulto. Kami rin naman ay binautismuhan, bininyagaan, at nagkukinumpilan. Kami rin naman ay dinoktrinahan. Hindi kami dapat nandito sa Hades o Hell. Nakikinig po ba tayo? Sila po ay umaapilan sa pinakamataas na hukuman, the final judgment. At sasabihin ng Panginoon, Mateo 7:21 at mga sumusunod na mga talata, tinatawag niyo akong Panginoon, di naman kayo sumusunod. Mga mapagawa ng masama. Kaya, silang lahat na nandito sa Hades ay itatapon sa Lake of Fire. Nakikinig pa ho ba tayo? Naunawaan natin,
itatapon sila sa lake of fire. Mag-aaroon ito ng laman sa final judgment. At ang lake of fire na ito ay tinatawag din second death. Ikalawang kamatayan. Ito ang sabi ng Epeso 2:1-2. Kayo ay mga patay, bunga ng inyong paggawa ng kasalanan. Lahat ng mga nasa kasalanan ay mga patay. Spiritually, dead. Kaya ano ang sabi ng Biblia? Yamang kayo ay mga patay sa inyong kasalanan. Ano ang sabi ng Biblia? Kailangan niyong isilang na muli. Kinakailangan ninyong ma-born again. Kaya anong sabi ni Jesus, John 3:3-7, maliban na ang tao ay ma-born again, hindi papasok ng langit. Kinakailangan kayong ma-born again. Ang ibig sabihin ng born again, sila yung mga dating nasa kasalanan at nagsisi ng kasalanan, nagbalik loob sa Diyos at ngayon ay namubuhay na sa katwiran, sa kabanalan. Nakikinig po ba tayo? Ang mga born again ay yung mga nagbagong buhay at nagbalik loob sa Diyos. Ang born again is not a religion. Ang born again ay pagsisisi ng kasalanan at pagbabalik loob sa Diyos. Naunawaan po ba natin? Guess niyo ba ang ibig sabihin ng born again? Ang born again, nagsisi ng kasalanan, tumalikod sa bisyo at nagbalik loob sa Diyos. Ang ano ang tawag sa gihina o lake of fire? Tinatawag din second death. Ikalawang kamatayan. Ano ang unang kamatayan? Patay ka. Spiritual, bunga ng kasalanan. At ano ang second death? Pag hindi ka nagsisi ng kasalanan, hindi ka nagbalik loob sa Diyos, hindi ka na born again, dito ang tuloy mo. Sa lake of fire. Nagiginig pa ho ba tayo? Eh, likod ng Diyos, wala bang purgatory? Wala. Walang limbo, walang gloria. Wala. Nakikinig pa ho ba tayo? Ano ang aral ng purgatory? Ang ibig sabihin ng purgatory, parang purga. Ito po. Ano ba ibig sabihin ng purga? Diba, may bulatihan siya ng bata, pupurgahin mo, diba? Tama? Para lilinisin mo. Ang ibig sabihin ng purgatory is a place of cleansing. Is a place of purging. Ito ang paniniwala ng marami. Pag ikaw ay konti lang ang kasalanan mo, anong tawag doon? Venial sin. Pag malaki ang kasalanan mo, anong tawag doon? Mortal sin. Pag nakagawa ka ng mortal sin, anong sabi ng religion? Punta ka na? Impyerno. Pag venial sin, saan ang punta mo? Purgatory. At mula sa purgatory, ipapag-pray ka ng iyong mga mahal sa buhay. Tama? At dahan-dahan from purgatory, papasok ka na langit. At tanong ko sa inyo, paano kung walang nagpipray sa'yo na sa purgatory ka, paano ka? Paano kung walang nagsisindi ng kandila para sa'yo? Walang nagpapamisa ng mahal para sa'yo, paano ka? Kaawa-awa ka. Anong sabi ng Biblia? Hindi mo pwedeng lokohin ng Diyos. Anong tinanim mo siya mo? Aanihin. Hindi pwedeng gagawa ka ng kasalanan. Uy, gagawa ko ng kasalanan ha. Ipag-pray mo na lang ako pag namatay ako ha. Magpasindi ka ng kandila, magpamisa ka ng mahal, para unti-unti papasok ako ng langit. Lalabas tuloy na ang Diyos ay nababayaran. Kotong Diyos. Lalabas ng kotong God siya. Pero hindi gano'n na Diyos. Walang purgatory. At alam pa ninyo, sa ikalawang Makabeo, merong kapitulo at versikulo riyan, na merong pakikipag-usap sa mga patay o patungkol sa mga patay o panalangin sa mga patay. Pero alam mo ba, huwag kang matutulog kasi matatapos na ito. Ang ikalawang Makabeo, na natatagpuan sa Jotro Canonical Books at Apocryphal Books ay wala po sa original na Biblia. Yan ay hindi papasa sa canon law of the Bible. Hindi camera. Canon law of the Bible. CA.
N-O-A. Hindi papasa sa canon law of the Bible dahil ang mga apocryphal books, Maccabeo, Esdras, Tubit, ay sumasalungat sa Old and New Testament. Burahin mo, Pastora. Ano ang parte ng Bible? The Old Testament and the New Testament. Pero merong religion na tanging religion naniniwala sa purgatory. Ang religion ating pinanggalingan at kinalakihan. Tatlo ang bahagi ng Biblia nila. Nagdagdag sila. Ang sabi ng Bible, bawas ang magbawal ang magdagdag, bawal ang magbawas. Nagdagdag sila. At yung dinagdag nila, ito yung tinatawag na deuterocanonical books. Dinagdag nila yan. Kaya ang Biblia nila ay sobrang kapal. Ang Biblia nila ay may krus sa labas at may pirma ng mataas na religious leader. Ang Biblia nila ay tatlo, Old Testament, deuterocanonical books or apocryphal books, at New Testament. Tatlo ang sangkap ng Biblia nila. Dinagdag nila yan para sa kanilang paniniwalang purgatory. Halos ang maraming religion, dinadagdagan ang Biblia o pinapalitan, binabago ang Biblia para ang kanilang paniniwala ay umayon ang Biblia. Tingnan ninyo ang mga saksi. May sariling Biblia ang mga saksi. Bibliyang binago nila. Nakikinig pa po ba tayo? Hindi lang po ang mga saksi. Yung mga kapatid, si Ka, yung mga Kuko. May sarili rin Biblia yan. Na yung mga si Kristo, na nagsasabing si Kristo ay Diyos. God, big letter G. Papalitan nila ng small letter G. Gagawin nilang God. Mga binagong Biblia. Nakikinig pa ho ba tayo? Yung mga sinasabing mga Diyos na big letter D, papalitan ng small letter D, nasabihin nila si Kristo ay tao lamang o maliit lang na Diyos. Nakikinig pa ho ba kayo? Sabi ng Bible sa Aklat ng Gawa, 28, binili kayo ng dugo ni Kristo. Kayong iglesia ng Diyos na binili ng dugo ni Kristo. Nakikinig pa ho ba tayo? So si Kristo ay Diyos. Ang palitan nila yung sabihin nila si Kristo ay tao lamang. At para sa mga miyembro ng ka, pag naging miyembro ka ng ka, o ka-LB, ka-Joseph, no? Si Kristo ay tao lang sa kanila. Mas mataas pa ang pinuno ng kanilang religion, ang anghel. This is true. Ang pinuno ng kanilang religion, ang anghel, samantala si Kristo ay tao. Doon naman sa mga Mormons, si Kristo at saka si Adan, magkapatid. Nakikinig pa ba tayo? Meron ba silang Biblia? Meron din. Ang problema, meron pa silang isa pang aklat, the Book of Moroni. Ang ibang religion, binago ang Biblia, ang iba naman ay may dagdag. Ang mga Sabatista, may Bible, pero meron pa isa pang aklat niyan, yung sinulat ni Ellen G. White. Kaya pag pupunta ka sa mga Sabatista, dalawa ang dalawa dapat, Bible at saka yung libro ni Ellen G. White. Kaya ang tanong ng marami,
Isa lang naman yung Bible. Bakit nagkakamali? Bakit iba-iba ang interpretasyon? Hindi. Hindi po isa ang Bible. Ang original Bible, isa lang. Pero maraming binagong Bible. At merong Bible na dinagdagan. Amen? At aside from the Bible, meron sila iba pang mga aklat. Gets ninyo? Sabihin mo sa katabi mo, gets mo? Alakpakan natin si Lord. Kunin na po natin itong whiteboard na ito. Pwede na po natin kunin niya. Conclusion. Conclusion. Ano ang ating conclusion? The Bible teaches the only truth about the destiny of man after death. We must decide now where we want to spend our eternity. It's either heaven or hell. We must accept now Jesus as our personal Lord, God, and Savior. Tanging Biblia lang ang nagtuturo ng katotohanan. Wala nang iba pa. Nasa sa atin kung saan mo gusto mabuhay pagkatapos ng iyong buhay sa mundong ibabaw na ito. It's either heaven or hell. Ngayon mo na dapat tanggapin si Christ bilang Lord, God, Savior ng buhay mo. At ano ang sabi ng John 3:16? For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Gayon na lamang ang pag-ibig ninyo sa sangkatauhan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na sa Jesucristo. Upang ang sino man na sa kanya ay manampalataya, hindi na mapahama, hindi magkaroon ng buhay ng buhay. Ang mga Muslim nag-celebrate na nakaraan ng El Adaya tayo. Ano ba tawag? Edel Adaya tayo. Inaalala nila ang kanilang prophet na si Ibrahim na nag-alay daw ng anak. Ang totoo, ang talagang nag-alay ng anak sa Biblia ay hindi po si Ibrahim kundi si Abraham. Nakikinig po ba tayo? At si Abraham is a type of the Father, God the Father, na kung saan ay inialay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo maligtas. Ang istorya ni Kristo ay halos kaparehas ng passion. Ano bang pamagat ng passion? For the Christ. Halos awig yun pag pinanood mo yun. Doon mo makikita ay lahat ng mga sakripisyon ni Kristo para lamang tayo maligtas. Ano po? At anong sabi sa mga sumusunod na mga verses? John 14:6 says, I am the way and the truth and the life, and no one comes to the Father except through me. Isa lang po ang daan para pumasok ng langit. Wala na iba kundi si Jesucristo. Wala na. Iba pang dadaanan mo, hindi na yan. Isang daan lang. At anong sabi ng Romans 10:9 hanggang 13? Kung ipapahayag mo sa iyong bibig, galing sa iyong puso, na si Jesus ang iyong Panginoon, maliligtas ka. Amen? Sapagat sino man ang nagtitiwala kay Jesucristo ay hindi mapapahiya. At ang sino man tumatawag sa pangalan ng ating Panginoon ay maliligtas. Nakikinig pa ho ba tayo? Mga minamahal, alam na alam natin may mga dati tayong kasama rito. Nagulat na lang tayo patay na. Yes. At marami tayong mga kasama, kakilala, kaibigan, classmate, isang araw patay na. At nung oras ng sila'y namatay, inukuman na sila ng Diyos. It's either heaven or hell. At isang araw, mamamatay din tayo. Hindi natin alam. Pero magpagalak tayo, sapagat merong Diyos na tinatawag tao na matay sa krus ng Kalbaryo para tayo maligtas. Amen? Dahil lahat dito ngayon. Imuko lamang tayong pabigin. At habang tayong lahat ay nakayok at nakapikit, pag mo munang kausapin kaliwat kanan, likod at harapan, hayaan mong makapag-concentrate ka, hayaan mo rin makapag-concentrate siya. At sa oras na ito, tinanggap mo na ba si Christ bilang Lord God, Savior ng buhay mo? Ang iyong mga pangalan ay nakatala na sa aklat ng buhay sa kalangitan. Kung hindi pa, nais mo pang tanggapin si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo.
Nais mo bang ang iyong pangalan ay maitala sa aklat ng buhay sa kalangitan? Manatili kang nakayok at nakabigit. Itaas mo ang iyong kanang kamay patungan ng langit. Come on. Kung hindi mo pa tinanggap si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, kung nais mo magsisi ng kasalanan at pagbalik loob sa Diyos, kung maaaring tinanggap mo na si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo pero nag-backslide ka, o hanggang ngayon ikaw pa rin ay nabubuhay sa bisyo't kasalanan, at nais mo ng talikuran ito, at nais mo ng totohanan ng pagbalik loob sa Diyos, taas mo ang iyong kanang kamay patungo ng langit. Huwag may bawa ba ang iyong ama, ipakita mo sa Diyos. Hindi ka dapat mahiya, hindi ka dapat mapagod. Lalo na kung nais mong